Yo mga kapatid, mga kamagsasaka, magandang umaga sa inyo lahat. At syempre, i-update ko kayo sa ating talungan na binagyo na hinangin mga kapatid. Ito yung pinost ko dito. At maraming salamat to sa mga nagdagdag ng ideya para sa ating talong. Para sa kung hindi na dapat galawin o galawin. Maraming salamat sa inyo. At ayun, syempre, kahit paano, lumipas na po yung ilang araw. Ito na po yung itsura mga kapadi. Tapos ngayon pong araw, yung pong naitatayo ko, yung iba na hilig tulad po niyan, yung kaya pa. Okay pa naman, nagagawa natin ng paraan mga kapatid. Tapos yung iba naman, yung hindi na kaya, dahil may inibo po kung ilan na yung medyo malalim na o kaya hilig na hilig mga kapadi. Pag po gano'n na mga kapadi, huwag na natin galawin ano po, dahil pagdaan po ng init, eh makikita nyo yan, lanta na lang, malalanta. Ibig sabihin, hindi po umbaga na ibo yung ugat, umbaga hindi na siya masyadong maganda o hindi, baka hindi na magtuloy yung buhay. Tapos yun nga po, ngayon naman po nakabili tayo ng abono kaunti. Yun, bali mag-aabono po ako ngayon, nag-aabono na po ako, bali ito na po yun. So kumaya pa, makikita nyo yan mga kapatid, yan nasa puno na lang yan, yun yan, ito umbaga padi, ayan yan pong yun, mga kapatid, ito, bali ito, bali isang puno na yung naiaabuno ko. Bali ang inaiaabuno natin mga kapadi, ito. At ngayon mga kapadi, bumili po tayo ng 3 kilong winner ng Yara, tapos Nitrabor o calcium nitrate mga kapadi. Bali ito pong dalawa ay pinaghalo ko na po. Bali 3 kilo na Nitrabor, tapos 3 kilong winner. Tapos ang lagay lang po natin sa puno, ganito lang pong karami mga padi, mga 20 grams to 15. Ayan po. Ayan. Tapos ito pong layo niyan, medyo layo na natin sa puno mga padi. Pero mga tapat na nung dahon na malaki. O basta mga kahit siguro 1 dangkal na lang natin mga kapadi. Basta yun lang natin, huwag natin isasapul ng konti sa puno. Dahil po yun ay baka pag naulan po yan, saktong lusot sa lupa, eh baka po ma-stress ulit yung ugat, masunog, masaktan yung ating talong. Kaya banayad din tayo, dahan-dahan lang tayo mag-abono. So yun mga padi, update ko ulit kayo sa ating ang resulta nitong talong ng pag-aabono natin. Pitas na po ako dito kahapon, bali nakadalawa na po akong bag. Bali 20 kilos po 'yon. Ayun, 'yan na po yung mga abono niyan. Ayun. So po 'yon. Pag po magkalapit na yung puno, minsan dinadami-damihan ko po. Tapos mga 20 grams mahigit. Ayun po. Yun. Tayo natin puno. Medyo iba. Maganda pa yung pagkakasalba ko. Naiipit ko pa rin ng, dahil ito po yung iba nasungal naman, so araro yung pong ibang lupa na itatabon ko doon sa puno, kaya medyo po yung iba nakatayo. Yan, makikita nyo medyo okay na mga padi. Yan lang yun, disadvantage, mahirap putihan at nakadapa nga po, ilalo na kung gagamitan natin ng power spray na dehose na hinihila. Ayun, medyo mahirap, pero sa ngayon po tsatsagain ko muna ito ng 16 liter yung ating tank sprayer, para po kahit pa paano maikay natin na hindi tayo mawala, kumbaga masapul natin yung ilalim, dahil po napakadami ng mapansin nyo ito, kakalugin natin ng konti mga padi simula po nung bumagyo at hanggang ngayon araw na ito ay hindi ko po ito na i-spray, kaya po naman baka bigla itong sapulin ng ating mga insekto, lalo-lalo na po ito. Yan, ang dami na pong whitefly agad mga padi. Kung may papansin nyo yung ilalim, tinitirahan agad ng whitefly. Ayan, dahil pamanding bunga. Yan, yan, ang dami na agad pong nalipad. Yun, kaya po ngayon po palalamigin lang natin ng konti ang klima ng panahon o bandang hapon. Spray tayo ng pang whitefly. Baka po yung medyo mabaho ang ating ibomba, yung Primapus o yung pong Hardtop. Yun na lang po muna. At sa susunod, gold naman ang ating ibobomba.
mga padi. So yun, hindi ko na po masyado may papakita sa inyo pag-spray, basta po yun ay per 16 liters. Tapos ang primapos po natin takal, mga ano lang, 15 ml to 20. Medyo tatapang-tapangan natin ng konti. Okay na po yun. At ispray to tayo mamaya. Tapusin ko lang po itong pag-abono natin. Pinakita ko na sa inyo yung naging resulta na ng ating binagyong talong. Okay naman po yung iba, yung ito, sang ganung ibang puno, medyo nakatayo pa. Yung po sa gitna, medyo talagang nahirapan ako dyan. Talagang pong yan idapa. So, nakarecover naman ng konti. Yun nga lang, ariglohin pa din. Kailangan natin foliar, abono. Ayan. Sana mapaganda pa natin. Update ko muli kayo kung anong inilalagay natin. Nung sa ganun, kahit pa paano. Yun nga, pero payo ko lang din, mga padi, syempre. Ako bilang nakaranas na ulit ng ganito, hindi naman ako first time din naman na nakaranas ng ganito. Kaya lang, minsan, huwag po natin kagagalawin ang mga puno, mga padi. Lalo-lalo na po talaga pagka nakalipas ng ilang araw o kahit malambot ang lupo. Tapos, kung maaari po mga padi, tulad ng ginawa ko po ito, pasampo lang ko kayo ng isa na paano iangat. Yung po medyo angat na, medyo ano na, yun po ang aking kinatapakan ng ano, tulad po nito. Ayan, medyo dahan-dahan lang mga padi. Talagang huwag nyo pong pepersahin, ano, aalisan ko pa po yun ng dahon. Ayan po, tatapakan nyo lang konti para umangatas. Kung may madadang po kayo mga pinag-ararohan, yan, aangat po yun ng konti. Tapos inaalis ko na po yung dahon, yun na mula, para po makarecover ulit ng panibagong dahon. Yan. At syempre, may spray natin yung ilalim. Ayun, dahan-dahan lang mga padi. Kasi po pag nagutok nyan, nako, kahit konting ugot po, mangyayari nyan, lalanta. Magiging parang ganito po ang dahon nyan. Ayan, daming white fly. Sayang naman mga padi, kung maaari, kahit tumba, antayin na lang natin yung suloy. Huwag na tayo manghinayang na kahit nakahiga. At kung malalantulad po yan, no? Iniibo ko to kahapon. Dahan-dahan pa po ako dyan. Notin nyo po mga padi. Lanta. Hindi po ito mga shoot borer. Talagang lanta po. Medyo na-stress yung ugat. Kumbaga, kaya po yung pinsan, hindi ko na po ginagalaw yung iba. Ito naman po yung tama, no? Ano? Anthracnose. Yung natutuyo po yung ating talagang karanumang sakit. So kahit pa paano po yung binumba ko dito ng cabrio, mga padi. Medyo pansin ko lang, nainda naman niya. Although hindi ganun perfect, sabihin na natin, hindi 100%, pero kahit pa paano, hindi siya nagsunod-sunod mga padi. Kita nyo naman mga padi, mapapansin nyo naman. Walang lanta dyan, wala pa po akong inaalis dyan. Tuloy yun, yun lang pong dinampot ko na yun. Dahil medyo sapak na, para hindi na rin po kumalat. Wala. At yun mga kapatid, tuloy lang po pag-abono. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga tunay na suporta. Naway kahit papano may magsilbing kahit paano idea, makakuha tayo. Duhal po ng ating ginagawa. Yun nga po, dahil nakakahinayang sakaling galawin talaga natin ang galawin. Ayun. Pero depende pa rin po sa atin mga padi kung anong diskarte na gusto natin na makakabuti. Pero sa akin po ito yung ginawa ko. So yun po yung nangyari. Kaya ayun, kahit paano na-share ko sa inyo. Hanggang sa muli pa, mga kapatid. Please comment, like, and subscribe naman po kayo mga padi. Salamat. Hanggang sa muli. God bless po. Bye-bye po.